Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socioeconomic arena. Brought to you by the Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Adol, welcome sa ating Broadcasters Forum. Good morning. Sino ba guest natin? Pa, tatlo yung guest natin. Si Prof. Rajit Rai ng Okta ng UP. Si Penny Disimban ng CDA, Task Force Bawal Marawi, at saka si Mr. Delatore ng Bureau of Customs. Pag-usapan natin yung mga natatenggang mga balikbayan boxes. Ang dami daw. So, magandang umaga. At welcome po sa ating Broadcasters Forum. Sa halap po nating chairman, si Mike Abe ng ng Radyo ng Bayan at ng Channel 4, at ang ating mga samahan sa Liga, we'd like to welcome you sa isa pang edisyon ng ating Broadcasters Forum. Live time, by the way, sa DWRB 103.9 FM at saka sa Facebook. So that magandang umaga sa lahat ng ating mga kasamahan sa ating forum today. Sa alam po ng ating makaibigan sa PAGCOR, isa hong magandang umaga ng Huwebes ang ating pagbati sa ating mga taga-subaybay. Although, wala ka rin presidente ngayong umaga, ha? Nasa Cambodia na. At maganda siguro ang ating araw. Although, wala ka nakikitang ulan sa mga ito. Wala nga, makulimlim naman. Nasa linya na natin sir, si Prof. Rajit Rai ng UP. Good morning, Prof. Welcome sa ating Broadcasters Forum. Magandang umaga. Yeah, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa atin. Salamat naman. You were saying na wala kang Zoom. Pero yung intermittent yung aking internet po eh. Dito sa area kung saan ako. Minsan pumipitik tapos nawawala. Ganyan ata ang problema ng maraming kababayan natin sa Pilipinas. So, hindi ganun kaganda ang internet dito eh. So, ayun, ganun, kaya sinabi ko baka mas maganda phone patch. Pero good morning, just the same. I'm happy to be here. Malinaw ka naman, Prof. Saan ka ba? Sa Laguna? Ay, dito lang naman ako sa UP Diliman. Dito ako sa UP Diliman. Kaso, mahina ang globe dito eh. Globe line ako eh. Kaya napakahina ho ng UP ng globe dito sa UP. I'm worried baka minsan mapuputol tayo. Yeah. I hope you don't mind. Yeah. Prof, kamusta ang status ng ating vaccination? Well, it's still nominal, no, compared to yung vaccination natin, yung primary vaccine record natin. But it has improved definitely. We're over 20% of the population, so the target population. So closer to 30% now, which is not very good, but still better than 4 or 5 months ago. So a lot of people have taken the vaccine already.
may parang vaccine fatigue, no, pagdating sa boosters. Next week, lalabas na yung survey ng Okta, national survey on a range of issues, including COVID po, at bibigyan namin kayo ng yung media ho ng kopya tungkol sa hesitancy, willingness. Alam mo, grabe ho yung case ng Philippines, no? From vaccine unwillingness, okay? From unwillingness, as high as 80%, 8 out of 10 didn't want. Ngayon, less than 3% na lang, no? Ng population natin na unwilling. Pero bagamat that is a major achievement, ha, ng Department of Health sa education, sa mga civil society groups gaya ninyo for encouraging people to boost po. Kasi napaka-importante ng boosting at saka vaccination. Hindi kayo maniniwala, may mga tao pang hindi vaccinated sa ating lugar. And yan ang lalo outside of NCR, napakarami pa po. So yun ho, napakalaki ho ng pagbabago, pero marami pang work that needs to be done. And COVID is still here. Yun ang importante po. Andito po ang COVID. Nakakahawa siya. At sa iba natin mga kababayan, nakakamatay siya. So, kailangan ho, hindi pwede magkumpiyansa. Hindi pwede magpabaya. So, yan. Tuloy-tuloy ho yung ating pagsunod sa minimum public health standards. At kung di pa kayo boosted, magpa-boost na po kayo. Yeah. Well, anyway, yung face-to-face na pasok ng mga bata, factor ba yun, Prof? Right now kasi pababa yung mga numbers natin sa NCR katapos na natin isang surge, no? Inaalam pa ng Okta kung anong klaseng surge siya, no? It was it a BA4 surge o baka ito na yung surge ng XBB, nagkasabay. Alam niyo po, nagkataon na tinamaan yung iba na mga bansa around us, tayo rin pala nagkaroon din, no? And right now in NCR at least the numbers are going down, positivity is also going down. So, factor lagi talaga ang eskwelahan, no? Kasi dahil we have millions of students suddenly coming out after a year. Sabay-sabay yan. So, maganda itong gradual yung pag-ano, yung process. Ang sinasabi na namin sa Okta, bagamat wala na tayong mask mandate, voluntary na lahat, whether in or out. Dapat ho, mga kababayan natin, maging critical at safety conscious, mag-mask pa rin po kayo sa loob, no? Kasi lalo na yung mga bata, kasi marami sa kanila hindi pa bakunado, eh. At while mild naman talaga yung COVID, pag dinala yan sa bahay, makahawa rin talaga lahat, no? Lalo na yung mga may comorbidities at saka matatanda, matatamaan dyan. So yung mga bata, kailangan talaga lagi nakamask yan. Siguro may mga masking breaks talaga during class. Pero it's really important na conscious tayo, no, that COVID is still here, nakakahawa siya. And until such time na sinabi na ng World Health Organization na wala na siya, we should continue to wear masks and be careful. Yun lang. So, hindi natin pwede sabihin na the maskless ang ating December 2022, ha? Sir, ang pwede natin sabihin, this will be a better Christmas than 2021. Yan ang importante. Yung mask at pagtanggal ng mask, wala na, tinanggal na naman, eh. So maskless siya technically, eh. Pero we're hoping sana na ma-manage pa yung situation a little more. And I think yung mga tao naman, conscious sila na mag-mask, no? Marami pa rin yung mag-mask, eh. Ayaw ko, napapansin nyo. Ngayon at wala nang mask, voluntary na, ang dami pa rin nakasuot ng mask, no? So I think that's a good sign that people are conscious. We have to understand, yung pagsuot ng mask, maraming na mahirap siya, ha? Mahirap po siya. Or like ako, manahirapan ako magsuot ng mask. But definitely, like many Filipinos, nakita nila yung value ng pagsuot dahil yung viral load nga, mas mumababa, kahit niya totally na pa-prevent. Okay, pangalawa, marami kong sakit na bumagsak, no, yung numbers sa Pilipinas, pneumonia, tuberculosis dahil diyan sa pagsuot ng mask. So ano na siya, health intervention na po siya. Yeah. And for now, I think it would be safe for people to wear it. And I think that's the situation now. People are still wearing it kasi it's part of habit na, and it's a part of the everyday individual management of response to COVID. Well, nakikita ko yung mga pumasok na sa chat group, si Bais Arino ng WIC, si Jake Ortiz ng DWAD, si Kit Lagare ng Journal Magazine,
Paring Jake Ortiz ng DWAD, go ahead. Magandang umaga po, ano, Doc. Karoli, at saka sa mga kasamahan. Ano. Yung nabanggit mo na kanina, yung sinasabi mong mahina ang globe, ano? Ay, ganun naman talaga yan, eh. Mahina talaga. Kaya, mas maganda gumamit na tayo ng fiber, yung diretso na sa ano mo, sa, I mean, mas mataas yung Mbps. Ano? At anyway, ako eh, hanggang ngayon, pag nasa labas ako, nagsusot ako ng mask. Okay. Eh, lalo na itong darating na December. Bakit? Eh, yung mga parang di ako makilala ng mga inaanak ko. Pag lumabalag. But kidding aside, ano? Doc, yung bang numbers ngayon na daily infection ng COVID, ano? Talaga bang bumababa? Kasi may mga balita na nilalabas na bumababa daw yung... Totoo ba yan? Right na. Kasi ang tendency natin lahat, di ba, titingnan natin mga numero, di ba? Yung daily count. Pero ang importante sa amin, sa kaming, like for example, sa Okta at sa mga nagbabantay ng sinasabing term na trend, no? Kung saan papunta, kung pataas ba siya o pababa, no? It's very clear na pababang pababa na po siya for the country and for the National Capital Region. May mga ilan lugar, no, na may konting pagtaas, no? Pero we believe na generally speaking, the surge is on its way down and that we need to sustain it. Kasi ang goal naman natin is not just to protect our health, it's also to keep the economy open. Kaya kailangan talaga ano tayo, you know, hindi tayo pwede magpabaya nga. So, yung ano, yung point niyo, hindi lang naman mask, yung minimum public health. Ngayon ho, anecdotally, hindi naman talaga tayo, hindi pa lumalabas yung survey namin eh. Survey results namin. Yung ano, yung pag-comply sa paghugas ng kamay, pag-iwas, lalo doon sa mga umubo. I mean, you know, at pag-iwas, mahirap talaga gawin yan sa Christmas at yung paghugas ng kamay, yung compliance, mababa rin. Yun ang napapansin namin over the last 6 months. So yun lang po yung ano, kailangan talaga i-remind yung mga kababayan natin na maging health conscious at safety conscious kasi nandiyan pa ang COVID. Yung sa point ninyo na kailangan ba, na yung trends talaga are good. That's why we're very optimistic na maganda ang Pasko natin this year. Lalo na kung susunod tayo sa minimum public health protocols, no, at saka rules, at of course magpapa-boost tayo. So sustain natin to, and alam mo, the more we are, the economy is open because we are managing COVID, the better for all of us. So yung sinasabi nyo kanina na bumababa, will it come to a point in time ba na totally mawawala, magiging zero ang infection, darating tayo sa punto sa in time, no? Chef, yan ang pangarap ng lahat. Pero kailangan natin tandaan, sir, ha, yung ni-release natin na daily numbers, these are not as accurate as they were a year ago. Dahil halos wala na kung nagpapatest. Less than 50% na nagpapatest. So nakikita natin nagre-report, yung mga nagre-report. Pero alam naman natin, di ba? Marami sa atin nagkasakit, di naman natin ni-report. Hindi tayo nag-RT-PCR, inasya lang natin may sakit tayo. So the numbers are actually much, much bigger than what is reported. So maybe sa NCR, it would be around times 10, no? So if the amount of cases is less than 1,000 now, less than a few hundreds, you multiply that by times 10, at least in one of our models, no? To get an estimate of what may actually be. Kasi the best we can do now is estimate it. But nonetheless, yung daily numbers naman do not reflect in critical care. Hindi naman ho napupunta sa hospital eh. Mababa pa rin yung hospital utilization natin. Napakababa rin ang ICU, pero meron pa rin. So yun ho yung sinasabi namin, importanteng mga pamantaya, no, para ma-alert tayo. So yung R not,
yung ating positivity rate, yung attack rate natin. So kami sa Okta, para kaming pag-asa, no? Yun lang trabaho namin, tumingin kung may bagyo ng COVID o wala, kung may tsunami ng COVID o wala, no? So sa kayo, nakikita namin pababa yung mga kaso. Pwede tayong mag-enjoy ng Christmas, no? Lalo na pag open air, baka pwede na tayong magtanggal talaga ng mask, no? Basta wag mo lang masyado maraming tao. Importante, may ventilasyon. Kunyari, sa Christmas ngayon, no? Kulob tayo lahat. Ventilasyon muna, no? Ng konti. At saka open air tayo. Sa labas tayo ng bahay, kung meron tayong mga kasama na hindi kasama, I mean, mga kaibigan na hindi kasama ng family, friends, let's celebrate outside of the house, no? Meaning, diyan tayo sa lanay o kaya sa garden o kaya diyan basta sa labas lang ng bahay. Basta open space. Basta open air at saka may open air. Tama yung observation nyo, no, doon sa hindi nagre-report. Because I'm one of those nagka-COVID. I know nagka-COVID ako, nawala na ako ng sense of smell. May slight fever ako. Sa bahay ko, lahat may nagpa-test positive. Hindi na ako nagpa-test. Sabi ko, why pay? Kung alam mo na may COVID ka, you lose the sense of smell. Alam, one of the... At saka may slight fever lang ako. Wala naman ako hubo. Pero I know it's COVID because lahat ng kasamahan ko, nagka-COVID eh. Nagpa-test sila, positive eh. So, tama yung observation na marami ang hindi ng COVID. Nagre-report na. And estimate na lang yung ating mga nilalabas na mga . But nevertheless, maganda pa rin yan kasi aware pa rin ang tao na hanggang ngayon may COVID eh. And even in my radio program, I'm always saying na don't... pa rin yung protocols, mag-mask tayo. At saka kung maaari, yung social distancing pa rin. Dahil para talagang mawala yung... transmission ng disease. At hindi lang naman COVID ang transmittable, eh, di ba? Yung sinabi mo kanina, tuberculosis, naparami niyan. Yeah. Pneumonia. Napaka-prevalent po yan. Prevalent, no? Yeah. Pero bumaba siya, sir. Bumaba po talaga siya. If you look at year on year, sabi ng mga medical experts na kausap namin, talaga bumagsak. Dahil ang laki ho ng... at syempre, pag bumagsak ho yung incidence yan, pati yung mga namamatay, bumabagsak rin. So nakita niyo, may impact talaga yung pag-support ng mask, bagamat mahirap pa. At tama kayo eh. In time, mawawala rin yung COVID. We, like all pandemic, mawawala yan. Pero hindi, wala pa tayo dun. Hindi naman tayo malayo, pero nakikita ng WHO, we're in a very good situation now, globally. Ang goal ngayon, karoon ng bivalent booster lahat. So, yun lang naman. May question lang ako, lakay last ko lang. Compared with other countries, how do we fare sa sitwasyon natin ngayon sa COVID? Compare sa ibang bansa? It depends kasi kung ano yung batayan, no? Kung mortality ang batayan, syempre isa tayo sa mga top na bansa na hindi masyadong namatay, no? Dahil sa COVID. Pag tingnan naman natin yung booster rate, isa tayo sa mga pinakamahina po. Sa Southeast Asia, sa Asia, mababa ho talagang nagpapa-booster sa atin. So, pag tingnan mo naman yung response natin in terms of how it impacted the economy, ay nako, masama ho yung nangyari sa atin. Talagang marami ho nawalan ng trabaho, kabuhayan. So it depends ho kung yung pamantayan ho. Pero generally speaking, in Southeast Asia, in ASEAN, we're not lagging behind as far as response is concerned. Pero ngayon, we're under a new administration, the Marcos administration. They have decided that COVID we should have an exit plan for COVID, and that the new normal has to be accelerated. We have to accelerate moving into the new normal. Kaya nakita niyo, una lang decision, tanggalin sa outdoors. Pangalawa, tanggalin sa indoors, no? Voluntary na lang. Okay? Mm-hmm. Tapos ang focus ngayon is trying to not buy as many vaccines para hindi sayang, and target lang the population. So ang focus ngayon is moving the responsibility for COVID response
to individuals rather than government. So, you know, we hope that this will have some impact. I think it will have a positive impact on the economy, pero hindi natin alam if it will increase infections. Hopefully, hindi naman po. Kasi very mild ho. Tatandaan natin ha, mild ho yung Omicron variant natin. Bagamat nakakahawa siya. Pero dahil, alam mo yun, kahit na mild siya, sa mga taong kagaya natin, sir, merong may konting edad na rin, pwede siya maging deadly. Alam mo yun? Kaya tama, dapat talaga correct. Conscious po tayo. Marami COVID akong still kaibigan. Here. We still need to fight it. Kaya marami kayong kaibigan na ano. Na nawala na. Dahil it's because of COVID, no, yung Delta. Yung Delta. Yan, at saka at the onset of the epidemic, the pandemic. Marami ho, yung wala pa hong nabakunahan. Tapos, mga alam mo, yung mga senior no rin na mga kon, mahina na ang katawan. Eh. Yeah. So, tama. Maganda naman at hanggang ngayon ay tinututukan nyo and maybe the Filipino people is grateful naman sa ginagawa nyo na pagtutok sa and to give information sa kung ano. And in fact, we re-echo your whatever observation that you have sa mga programa namin. Nare-re-echo naman namin yan eh. Na sa ngayon sa Okta, ganito yan eh. Kasi I think not to flatter you are the most credible na pagkukunan ng information pagdating sa COVID, ano kung ano nangyayari. Maraming salamat po, Dr. Ranjit. Ano? And thanks for your time. Thank you so much. Thank you sa inyo. Let's have a Merry Christmas, but let's also have a safe Christmas. Enjoy po tayo lahat. Ingat po tayo. Thank you. Thank you. Thank you, Pari Jake. At last question mula kay Juror, Kit Lagare. Pari Kit, ikaw muna, bago ko papasukin ang ating next guest ngayong umaga. Pari Kit. Yes, good morning. Good morning. Yes. Okay, so I'm coming in loud and clear. Ano po? Well, tinitingnan ko kasi dito yung worldometer, ano ha? Worldometer, noong makalawa, ba may higit pa 100 na namatay doon sa United States of America kung saan maraming cases ng COVID, ano, new cases, ano ha? At ganun din sa India. Pero kahapon at ngayon, mukhang wala na. So, itong doc, itong si World Health Organization Director General ay medyo optimistic na siya eh, na the end of COVID is in sight. Sa inyo pong pagtaya, kailan mangyayari itong end of COVID? It's very hard to say kasi itong problema with COVID po, nag-mutate po siya eh. Marami siyang variants po and there are still variants of concern around the world. Although hindi pa naman nakakarating dito sa atin, we also have to observe what's happening in China. Their zero COVID policy might generate a new variant and that could be very we don't know if it's going to be an Omicron based, which is mild, or a Delta based variant. So it really depends, and I think that's where the World Health Organization is coming from. Now yes, we are in a better situation now because better treatment, better vaccines. But it's still hard to say when it will end. And we're now in that we're now in the end game. Eh. When it will actually end, we cannot predict. But definitely, if we continue practicing healthy habits, no, we continue to wear the mask and get ourselves boosted with the latest vaccines, then we're one step closer to ending COVID at least for our family. I think the Philippines is more resilient now. Marami po kasing na-infect nung January ng Omicron. Kaya parang na-booster na rin. Alam mo yun, kahit wala silang booster. So yung natural immunity plus yung immunity provided by vaccines, I think we have a wall of protection for some time more. And I hope that we can sustain that with the help of government, the private sector, and civil society. I think we're in the right direction. Yun nga lang, we need to constantly remind ourselves. It's still here. For now, it's still a threat to all of us. And that, lastly, what we do as individuals is far more important now than any government does in the fight against COVID. So, nasa ating kamay na talaga. So, look, itong mga kwan, ano ha,
Prof, itong mga tawag nito, mga variants. Ano na sinasabi variants? Ano, ha? Pag tinitingnan mo kasi statistics, parang mas madami ang naapektuhan pa sa ngayon doon sa mga malalamig na bansa. Yes. Ha? Ano ang relasyon ng malamig na panahon sa pa, sa pag-aragsa ng COVID, Prof? Yeah, meron tayong seasonality sa ibang bansa kasi meron silang ano, winter eh. So, makikita mo, pagka winter, talaga dumadami ang kaso. People are indoors, it's cold, and in other countries, especially the United States, wala na talagang masking, no? Indoor or outdoor. So, your transmission is much more efficient. So, you'll notice that. Pero sa atin kasi wala tayong seasonality eh. Wala naman tayong ganung klaseng ano, COVID comes to us in a different way. It comes to us when there's a new variant. So when you look at all the three or four major surges, they came because a variant came in, no, to the country. And so yun ang transmission. So, at sa atin, very unique in transmission. Doon muna sa mga malalaking syudad, Cebu, Metro Manila, Davao, ganun yung ano. Then it spreads out into the other ano provinces. So ganun yung atin pattern over the last 2 years, and that's why unique yung ating response eh. That's why nung nagpabakuna tayo, remember, ang inuna natin yung mga syudad eh, yung mga malalaki, Metro Manila, Cebu, Davao. And that strategy, while it creates inequality, that's very clear, was the effective strategy kasi we were able to open up the economy in a quicker fashion and more lives at the same time. Kasi yung epicenter, para sa atin, may mga epicenter tayo eh. Sa kailan naman, panahon, seasonality, pag malamig, for example, kakatapos ng summer, mababa ang COVID sa kanila. Pero ngayon, they expect mataas yan. So, ganun yung ano, yung cycle. Until it becomes endemic po. And when it comes to endemic, ang key factor dyan, it's not killing as many people anymore. So, yun ho yung state ng endemic, endemicity. Wala pa tayo doon, but we're getting there. Ano assessment mo, Doc, sa government's effort ano, ha? In COVID response, ano, lalo na sa mga new variant? Meron ba nakikita mong kagilagilala sa ginagawa ng gobyerno? Well, based on our surveys, di pa ka namin ilalabas pa officially, pero mukhang mataas ang rating ng gobyerno on COVID response. Okay. So that's one thing. No? We'll give the official survey results next week. No? Once we have completed the study. I think what's unique here sa ating COVID response is the attempt to balance lives and livelihoods. No, very aggressive ang government in opening up the economy. We can understand that kasi we're in a bad situation. Not just the country, but the whole world. No, there's a looming recession in many places. No. And the adequate response is to open up the economy. Ang balance syempre is to open up, but at the same time make people conscious na nandiyan pa yung pandemic po. Yan ho yung balance. And syempre ito ibang-iba. When you compare Duterte administration, close down, lockdown. Pagdating kay President Marcos, let's move to an end game, no? Exit strategy na kagad, no? Let's take away the most important symbol of the pandemic, the mask, no? And what they're saying is they're not taking it out, they're just taking out the mandate. So wala nang sanctions for not wearing. But then again the government is all saying, while nandito pa yung mga XBB at saka XBC na variants, magsuot muna tayo for now. So ganun yung difference, no? The attempt to open the economy, to normalize, and to balance lives and livelihoods. I think that's the distinct difference, sir. Okay. Lakay. Okay. Meron nang papasok? Okay. Prof, salamat. Salamat, Prof. Yeah, salamat po sa inyo. Mag-ingat po tayo lahat. Thank you. Prof, thank you for joining us. Yes, mabuhay tayo kayo. Mabuhay tayo lahat. Thank you, thank you. Yeah. Salamat. Hanggang sa ulitin. Yes, sir. Yes, next sir. Thank you. Bye. Thank you. Salamat si Prof. Rajit Rai ng Octa Research ng UP, Diliman. At ang next guest natin ay ang ating kaibigan, Asik Penny, or Pendato, Isimban, na Asik ngayon ng CDA at membro ng Task Force Bangon Marawi. Nalala niyo yung Marawi? Yan yung unang
pagsubok sa Duterte administration, ha? Nagkaroon ng giyera sa Marawi, 5 buwan, ha? At nakakot sa Pangulong Digong na ibabangon niya yung ganda ng Marawi, ha? Bago siya umalis sa kanyang pwesto. At tama-tama, ngayong umaga, gusto natin si Asik Penny Zimban at kakamustahin natin kumusta ang Marawi. Asik Penny Zimban, magandang umaga. Good morning. Assalamualaikum. Yes, assalamualaikum. Magandang umaga. Yeah. Rolly, Lakay Gonzalo at sa iyong mga kasamahan dyan. Isang mapayapang umaga po sa atin lahat. Kamusta Marawi? Asik? Yeah. Karoli, ang Marawi kamakailan lang last October 17, 2022 ay ikalimang taon na po ang Marawi Seeds, no? In fact, nagkaroon po kami ng fifth year commemoration ng liberation ng Marawi. Kasi kung matatandaan po natin, noong October 17, 2017, ay dineklara ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang Marawi ay free na po sa mga teroristang Mauti at ISIS. No? At yun po ay noong October 17, 2017, after almost 6 months po na tuloy-tuloy na labanan sa pagitan ng gobyerno at ng mga teroristang grupo. At noong October 17 nga po, doon sa aming commemoration ay napaka memorable po sa amin, no, sapagkat inaasahan po natin na yun po yung first time na nagkaroon kami ng commemoration ng una-una after 3 years na face-to-face. Pangalawa, sa unang administrasyon po ni President Ferdinand Bongbong Marcos yung commemoration na yon. At masasabi namin po, no, ako personally, na ang pangako ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi iiwan ang Marawi hanggat hindi makabangon at ang kanyang gobyerno ay talagang tututok para makabangon po kami, ay nagawa po naman po niya yun. No? Sa katunayan, alos 90% po ng infrastructures na ginawa ng gobyerno, no, yung mga school buildings, yung mga government offices, yung mga project sa roads, yung grandstand, museum, barangay halls, yung pag-restore ng mga mosque namin na nasira ng gera, yung dating grand mosque sa Marawi, ay ngayon ay na-revive na. Mobile si Asik eh. Kaya nawala yung signal niya. Yeah. Asik, go. Nagawa naman po, no? Ikaw ba, Asik, mismong taga Marawi ka? Hindi, tinatanong ko eh, Asik, kung mismong taga Marawi, yung si Asik Penny ni Simban, ha? Yeah. So malaman kung personally, yung kanyang bahay-bahay, tirmaan. Naibalik na rin. Ha? Asik Penny, yung Simban. Ha? Alam niyo yung signal ni Asik eh. Sa mobile. Sir, mobile. Ito, nag-uminto lang po ako, sir. No? Yeah, okay po ba? Okay. Yeah. Naputol po. Ang tanong ko, Asik, ikaw ba mismo ang taga Marawi? Ako po yung taga Marawi mismo at noong araw ng Marawi Seeds ay nandun po ako. At nandun din po yung aking, lahat ng aking pamilya po. Kung ano po yung naranasan ng aking mga kababayan sa Marawi nung actual na seeds, no? Hanggang doon sa 5 buwan na gyera ay naranasan ko po yun. Isa po rin po akong IDP, internally displaced person. Although yung bahay po namin hindi sa ground zero, kasi po yung Marawi nahati sa dalawa yan. Ground zero at saka yung isa ay hindi po napapaloob sa ground zero. O yung bahay namin ay malapit doon sa Kapitolyo na hindi kasama sa ground zero. Pero lahat po ng mamamayan ng Marawi, apektado po yan dahil doon sa loob ng almost 5 buwan na gyera
ay wala po sila sa Marawi. Baga, nasa mga iba't ibang lugar sila o evacuation centers dahil nakatandaan nyo na lahat ng bababayan ng Marawi ay pinalikas po mismo sa Marawi nang sa ganun hindi po sila madamay doon sa gera. So lahat kami ay biktima nitong Marawi Siege. At doon sa commemoration nga namin, kalakay, no, ay lagi namin sinasabi na ito kinikommemorate natin hindi para sariwain yung nangyari, no, kundi maging ito ay lesson sa atin na dapat lagi tayong nagkakaisa upang labanan yung mga terorista dahil ayaw po namin na maranasan ng iba't ibang maranasan ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas yung naranasan ng Marawi dahil napakahirap po kalakay yung maging tumirakas sa evacuation center ng halos 5 taon. No? Napakahirap po at yung wala kang makain, wala kang matira, nawala yung hanap buhay mo, nawala yung bahay mo. So yun po yung naranasan na napakasakit. Ngayon po, kalakay, ay medyo merong inaasahan ang ating mga mamamayan sa Marawi dahil pumasa na po yung Republic Act number 11696. Ito po yung Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022. Bago po umalis si President Duterte at pinirmahan po niya ito na naging batas at ang layunin po ito ay yung mga nagmamay-ari ng mga residential, cultural, commercial structures o buildings sa loob po ng most affected areas, 24 barangays po yan, na naging o na-destroy o nasira noong Marawi Siege ay bibigyan po ito ng tax-free compensation. Base po ito sa kanilang nasirang mga ari-arian. At pumasa na po yan. At mayroon na pong budget yan dito sa pinag-usapang budget natin for 2023. Ang panawagan na lang po ng mga taga-Marawi kalakay ay sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na i-appoint na po niya yung miyembro ng Marawi Compensation Board na 5 miyembro po yan. Kasi hindi po makakapag-umpisa ng processing application ng compensation o pagbabayad doon sa kanilang mga nasilang ari-arian hanggat hindi po ito nabuo, yung board. At yung board po na yan ay i-appoint ng ating Pangulo. Yung chairman of the board at may 8 miyembro. 3 abogado, 2 representatives ng civil society organization, 1 physician, 1 CPA, 1 educator, 1 licensed civil engineer. So siya po yan. At pag nabuo po yan, sir, ay sila po yung mag-receive, mag-evaluate, at magdidesisyon kung how much po yung matatanggap ng mga ating mga kababayan na ang tagal po naghihintay ng tulong na yan. So yun po yung panawagan nila na i-appoint na po kaagad ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula doon sa mga taga-Marawi mismo na mga leaders nang sa ganon, umusad na po yung compensation. Kasi lakay, kung makita mo ngayon, papunta ka ng Marawi, ang ganda-ganda ng mga natapos ng buildings, no, na gawa ng gobyerno. Pero yung mga katabi niyang mga bahay, sira-sira pa rin po. Kasi wala pa yung pera na ibibigay na assistance sa mga may-ari ng bahay para makapagpatayo ng building. So, pagpasok mo, hindi mo masabi totally rehabilitated dahil yung mga bahay, sira-sira pa rin po. Dahil ngayon pa lang nag-uumpisa para bigyan sila na tulong finansyal para sa pagpapatayo ng bahay. Wala po kahit 5 natanggap ang ating mga kababayan patungkol doon po sa financial assistance regarding sa pagpapatayo ng bahay. Meron po mga livelihood, programs, projects na assistance, binibigay po yan ng ating pamahalaan. At yung mga eskwelahan na ipatayo, mga moske na nasira, napatayo po lahat yan. Yung grandstand namin, talaga world class po ng grandstand, napakaganda. Pero hindi natin po masabi na totally napakaganda dahil yung mga tabing bahay, sira-sira po. At ngayon, hindi pa po, wala pa pong tao sa ground zero, yung pinaka-ground zero. Hindi pa po nakakabalik yung mga tao doon after 5 years. Kasi nga po, yung nga, kung makabalik man sila, problema pa rin dahil wala silang titiran doon. Kung babalik sila, at least makapag-umpisa man lang sila na mapatayo nila po yung bahay nila. Asik, totoo ba na may mga nakatira pa sa mga evacuation centers sa ngayon? Mayroon pa po. Ang dami po. Yung po nakatira sa ground zero
na hindi pa po nakakabalik ngayon, more than 5,000 families po, nandiyan pa rin po sa temporary shelters natin. Oh. Oh, hanggang ngayon. Mm. Na naghihintay pa po ngayon na mabigyan ng tulong ng gobyerno based doon sa yung nga po, compensation ng act na yan nang sa gano makaumpisa po sila makapagtayo ng bahay nila nang sa gano makabalik po sila. Magkano so ba, gano po yung situation. Asik, bigyan mo muna ng idea, magkano ang asahan ng mga ng bawat pamilya sa compensation act? Actually, kasi yung mga bahay din may malaki, depende po sa laki, may 3-story, 4-story. So, million din po yun na enough para sa kanila para makapagpatayo ng kanilang tahanan, kanilang bahay. Kasi as of now po, meron pong 1 billion po na allocation. Although, maliit pa po yun sa pasimula. Kasi noong panukalang batas po sa Congress at saka Senate, ang kailangan pong pondo ay 30 billion para po mapamigay sa ating mga kababayan na mabigyan sila lahat. Isa rin pong suggestion nila, Kalakay, na mayroon pong pera na donation galing sa mga international countries, particular Muslim countries, na nandyan din po sa Department of Finance. Kasi nung nakaraan, bago matapos ang term ni Presidente, meeting sa Malacanang, no less than the President, Rodrigo Roa Duterte, nagtanong kay Secretary ng Finance nung time na yon, si Dominguez, kung mayroon bang pera na galing sa mga foreign countries. Sabi niya, mayroon po, nandiyan pa rin, intact, hindi pa po nagagamit. Eh bakit po hindi gamitin yun? Billions din po yun para itulong dyan sa ating mga kababayan. Kasi yun din po yung panawagan namin sa ating bagong administration na baka po magamit po yung pera na yun. Kasi yung 1 billion po na allocation sa ating budget for 2023 ay talaga pong yung mga mamamayan, mga leaders, local officials po sa Lanao del Sur, Marawi City, nagsasabi na kulang po yan. Hindi po yan magkakasya doon sa lahat na nasiraan ng mga bahay. Yung mga barkada natin, si Jake Ortiz, tsaka si Kit Lagare, magtatanong na. Parang Jake, magandang umaga po, Asik, ano? Penny, Simban. Yeah, Asik Penny. You. Okay, magandang umaga po. Yeah, good morning, Jake. Being ako ay kapwa mo Pilipino, may tanong ko lang na ito ay history, palagay ko ito. Ano ang significance ng Marawi for Muslim Mindanao? Napakalaki po. The importance and significance. No? Yeah, napakalaki po ng importance ng Marawi sa amin. Kung titingnan nyo po, ang Marawi City, the only Islamic city in the Philippines. Ang ating po, ang real name po ng Marawi, hindi po Islamic City of Marawi. Yan po ang official name niya. So, dyan po sa ang Marawi ay isang simbolo ng baga reliyong Islam sa Pilipinas. No? Andyan po yung mga unang mga Islamic schools, no? Sa Marawi. At nandyan din po Mindanao State University na kung saan napakalaki ng tulong sa amin, no? Kaya po maraming mga Maranao, mga taga-Lanao at taga-Marawi na mga professionals, no? Kasi hindi na namin kailangan pumunta ng UP para mag-aral dahil ang main campus ng Mindanao State University ay nasa Marawi City po. Na yung Mindanao State University, ang kalidad ng edukasyon, parang UP rin po yan, Sir Jake. Opo. So, bakit naman napili ng mauti na doon po magsagawa ng kanilang terroristic activities sa Marawi? Siguro Sir Jake, ay dahil doon sa, yung nga, nabanggit ko na the only Islamic city in the Philippines na pag nakuha nila yon para ang simbolo nila na buong Mindanao ay kanilang nakuha dahil nandyan yung mga sentro ng Islamic faith sa Pilipinas, no? Itong Marawi City. Pero alam niyo po, kami naniniwala, alos lahat ng aming mga religious leaders na mali po yung ginawa ng mga ISIS. Hindi po yun ang turo ng Islam. At mali po ang interpretasyon nila sa itinuturo ng aming reliyong Islam. Kaya po, halos yung mga ulama namin, yung mga parang bisya po sa inyo, ay nagkaisa po yan. Nagkaisa sila na talagang itong
ideology na dala-dala nitong mga naliligaw na mga kababayan namin, ISIS, ay hindi po yan yung ideology at turo ng Islam. Kaya kami rin po naniniwagan sa aming mga kababayan sa Lanao Sur, Marawi at sa buong Pilipinas na magkaisa tayo para labanan to. Kung sinabi ng mga religious leaders namin na mali sila, kami ang tama, eh dapat yung magtama at siyang masigasig na labanan yung gumagawa ng kamalian. At umasa po kayo, ang labuong mamamayan ng Marawi City at Lanao del Sur ay hindi po yan kahit ilang isang porsyento ang porsyento ang sumusuporta dyan sa mga maling gawain ng ating ilang mga kababayan na naliligaw na landas. Kayo ba, isa na lang lakay, ano? Meron pa akong mahalagang tanong kay Asik. Ano? Kayo ba, ano sa tingin ninyo, may pagkakataon pa ba na maulit na yung ISIS ay aatake uli sa Marawi dahil sabi mo nga that is the only Islamic city in the Philippines, no? Tingin ko Sir Jake, ay kung sa lakas ay wala na silang lakas tulad nung bago pa mag-Marawi siege dahil alos lahat ng kanilang mga miyembro, leaders ay namatay po sa Marawi siege, no? Ilan lang yung natira. Pero yung mga natira dahil dun sa masigasig na koordinasyon ng militar at ng kapulisan at gobyerno at mamamayan ng Marawi at Lanao del Sur ay nangamatay na rin po, naituro. Hindi tulad noon po na takot yung mamamayan. Ngayon, pag may makita sa isang lugar, sa munisipyo na nag-ipon ng mga supporters ng ISIS or Mauti, agad-agad po nila yan, yung mismong mamamayan doon sa lugar na nagsusumbong sa military at sa kapulisan para masugpo. Kung naalala nyo, after nung Marawi siege, maraming mga military operation ang ginawa ang militar at kapulisan sa ibang mga munisipyo dahil doon po sa mga yung mga nakaligtas sa Marawi siege, doon nagpunta, pero na-operate rin po uli ng ating pamahalaan. Pero kinakailangan din po na yung kasi kahit na maubos natin sila, kung meron ideology na sinusulong plus meron pong medyo nakaka-attract sa mga kabataan po na mga offer, eh baka makarecruit sila. Alam naman natin, well-financed din itong mga terorista dahil international ang kanilang funding. At kung may mga issues na legitimate, baka mamaya gamitin pa nila. Kaya kami sa sinasabi ko lagi po sa Task Force Bangon Marawi, na kung tayo mag-rehabilitate, bigay ng livelihood dito sa mga kababayan natin na nasalantaan ng na biktima ng Marawi siege. Huwag natin kalimutan yung mga ibang munisipyo, sa ibang munisipyo malapit sa Marawi. Dahil kung okay itong Marawi, baka mamaya hindi natin alam, doon pala sila nag-recruit sa mga munisipyo. So kailangan yung pong programa ng gobyerno natin ay iparating natin doon sa mga liblib na lugar, lalo na yung mga mahihirap natin. Kasi dati, ang sabi nila, nagre-recruit po sila, magbibigay ng 50 mil para lang sumama ka. Eh kung ikaw mahirap, walang makita mo, walang makain pamilya mo, walang hanap buhay, eh itataya mo na sarili mo, makuha mo lang yung pera at ibigay mo sa pamilya mo. So kailangan labanan po natin yan. So palawakin natin ang livelihood program ng gobyerno, iparating natin sa kanila, bigyan natin ng hanap buhay at trabaho yung mamamayan, kahit na ano pa yan pagre-recruit nila, kahit na ano pa yan, gaano pa kalaki pera, ang dali nila, hindi sila makakarecruit dahil may trabaho at nabuhay yung mamamayan. Yun po yung sa akin doon, Sir Jake. Okay, salamat po, Sec Penny. Alakay, thank you. Lami Marawi, parang Baguio, ha? Pag nakunta ka ng pag-Baguio, ha? Mas maganda pa yung klima ng Marawi sa Baguio, ha? Tama. Lamig po dito sa... Naka-jacket ang mga tao, naka-jacket. At doon ako nakikita ng live na tanim na sayote. Okay. Sabi nga po nila, Baguio ng Mindanao ang Marawi. Yeah, napakaganda po, lalo na sa campus, main campus ng Mindanao State University. At saka pag totally rehabilitated na po, iimbitahin po namin kayo, Lakay, Sir Jake, at Sir Donor. Dahil para ipagmalaki natin na malaya na sa terorismo at rehabilitated o nakabangon na po ang Marawi. Salamat din po sa lahat ng suporta ninyo sa loob na 5 taon. Alam namin, ang Marawi
hindi po yan makakabangon, hindi yan masustain yung ating pagbangon kung wala suporta sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Private man yung government, pati yung cooperative natin, Lakay. Sumuporta rin yan sa Marawi. Nagawa na ba yung pinakamalaking moske sa Marawi? Yung Grand Mosque. Grand Mosque? Oo, Grand Mosque. Ang ganda-ganda po yan ngayon. Pag nakita nyo, nakita nyo naman sa television, yun yung lagi nakikita nung gera. So at least na-renovate na po ngayon na isa sa pinakamagandang mosque sa Pilipinas. Okay. Marikit, your turn. Kit Lagare. Yes, good morning. I say Penny Lover. Thank you. Paborito ko yung kanta yun. Penny Lover. Anyway, Asik, nung idiniklara ang gera laban sa terorista sa Maute, terorista sa Marawi, no, ha? Yung ISIS Maute, eh nakita ko yung picture na pinalabas nila, mga apat o pito. Pito ka mga naka-de-armas ng mga tao. So, ibig ba sabihin, sapat na na dahilan yun para spulbusin ng Marawi, Asik? Actually, yung Maute po na pumasok sa Marawi, yung mga terorista po na pumasok sa Marawi, hindi lang po Maute. Pati yung mga Abu Sayyaf na galing Basilan at galing Sulu-Tawi-Tawi, mayroon na rin pong mayroon po kasama doon sa mga pumasok sa Marawi. Ang sabi ng ating kapulisan ay umabot po sila na halos 600. Yung sila po ay nung umpisa na kinupkot po nila yung Marawi City. So masakit po na sana kung hindi po nagkaroon ng ganong kalawak na gera na hindi sana nadama yung mga bahay ng mga innocenteng civilians. Kawawa po yung mga civilians, sir, di ba? Correct. So yung 600 na puwersa, saan sila naroon nung mga panahong nagkagira? I mean, kung 600 sila, ang dami nun. Meron ba silang mga kinumander ng mga bahay, building, or what, para magkasya sila 600 doon? Actually, sir, yung base doon sa pangyayari bago mag-Marawi siege po, kasi yung Marawi, bago mag-Marawi siege po, mayroon pong gathering ng mga tinatawag na tablig, no, sa Marawi. Ito po yung mga grupo ng nag-preach ng Islam sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero sila po, hindi po sila kasama doon sa mga terorista. Pero napasok po sila. Lahat ng mga galing sa iba't ibang lugar, napasok sa Marawi na wala pong inspection. Kasi laging ganyan po yan. Sa iba't ibang lugar po ginaganap yan. Isang gathering po na almost 100,000 people. Yung more than 100,000 yung baga nagtitipon-tipon. So hindi na po. Nahalo na sila doon. Pagkatapos ng gathering, umuwi yung mga delegates outside Marawi. Pero sila nagpaiwan po doon dahil meron talaga silang plano na kupkupin. Kaya may mga tahanan po doon na talagang yun na, di ba, yung unang lugar o bahay na kung saan nandun yung pinaka-leader ng Abu Sayyaf na napatay, ay nirent po nila yon. Nirent nila. Nagrent sila ng mga bahay doon para pagdating ng oras na yon, eh nandun na sila sa Marawi, yung plano nila. Mabuti na lang po at hindi po yung pinakaplano nila ang nasunod, no? Dahil nga na-preempt pa nga yun dahil sa yung ating pamahalaan, yung mga kasundaluan at kapulisan ay nag-serve sila ng warrant of arrest. At doon sila nagkaroon ng unang putukan, di ba? Kung natatandaan natin doon sa apartment na yon. Pero dahil handa na sila, nandun na sila, madali silang nakalabas sa kanilang mga lugar na kung saan sila doon tumira. At half po ng Marawi, halos lahat ng mga kanto, lahat nung time na yun, may mga ISIS. Kaya nasabi natin na talagang napakarami po nila. At nagkataon din po, Sir Joror, na during that time, yung kasundaluan daw po ay mayroon gathering na nagpunta naman sila sa
Pagadian, sa Region 9, yung brigade natin during that time ay nabawasan yung mga kasundaluan. Kaya hindi gaano kabilis nila na aksyonan yung pagpapaalis doon sa mga strategic places ng mga Mauti at ISIS. Oh, pagdating naman doon sa mga donasyon, ano, alam niyo ba, ASIC, kung magkano in dollars inabot yung mga international donations para sa Marawi? Wala ko pong exact figure, no, pero more than 1 billion po yun na dollars po, dollars, ha? So almost more than 50 billion na pesos po okay. Na binanggit, no, na ang laki po noon na sana ginamit na lang diyan sa pagpapatayo ng mga bahay ng ating mga kababayan, no, sa Marawi. Kasi kulang po yung 1 billion na allocation this next year, sir. So kumbaga kung 50 billion yon at ang tansya mo ay mga 30 billion lang kakailanganin, ang tanong, lalo na nabanggit mo kanina na, na natupad naman ni Pangulong Digong ang kanyang pangako, ang tanong, bakit hindi niya pinagamit yun at inuna yung mga bahay? Because that's the basic, eh. Di ba? Bakit ganun? Correct. Kasi po, sir, yung po yung inintay po itong Compensation Act. Ito pong Marawi Seeds Victims Compensation Act, kasi wala daw pong basis ang government para magbigay ng financial assistance more than 1 million or 2 million dahil wala pong batas. Para po yung Marcos compensation natin noon, na yung mga victims ng martial law na gumawa muna ng batas bago sila nabigyan ng kanilang compensation, ganun din daw po dapat gawin. Meron batas na kailangan gawin. Ito nga po yung nagawa na bago magtapos ang termino ng ating presidente. Nagawa na at wala na pong rason para hindi pong gamitin yon. Kasi may batas na I beg to disagree, ASIC, ano, ha? Kasi ito hindi ito pera ng gobyerno, eh. Nadadaan pa sa appropriation, eh. Ito po ay donasyon. So pag donasyon ito, I doubt nadadaan pa sa legislation, ano, ha? At para ma-appropriate. Nevertheless, ipagpalagay na, ano, ha? Kung sinitirpikahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte as urgent yung Compensation Act for Marawi, aba, hindi aabot na isang linggo yun. Kasi minsan isang araw, naka-second reading na sila, eh. Di ba? So, hindi aabot na ganun katagal dahil kailangan naman. So, sa madaling sabi, mukhang inupuan ito, ASIC, na parang urinula. Ang nangyari naman po aking pagkakalam, Sir Joror, ay kasi maraming issues po na kailangan i-considera. Noong una po ay tumututo lang ating militar at kapulisan doon sa compensation bill. Kasi parang lumalabas daw po na ang may kasalanan ng ating gobyerno dahil tayo ang nagbayad doon sa mga tao. Parang baka magamit pa raw sa administration ni Duterte sa international court, no? Na inami na nila mismo na silang may kasalanan, nagbigay sila ng compensation sa mga biktima. Oh, so yun yung mga issue, pero na-resolve po yan sa batas, kaya hindi ko lang masabi yung particular provision doon na hindi nalabas na ganun yun na compensation dahil sa pagkakamali ng ating gobyerno at ating militar. So kasi po lahat daw po, sir, okay naman po yun, tama po yung sabi mo na donation yan, pero ang problem po ay hindi po nila mapamigay daw hanggat walang batas, kasi pumasok po daw sa National Treasury ng Pilipinas, kaya kailangan ng batas. Pero meron po ako suggestion noon pa, sir, na sana kahit na wala pa po yung batas na yan, pwede nilang gawin. Kasi kung natatandaan nyo, kung nakikita nyo po, sir, sa Mindanao, ang dami-dami po mga international NGOs na pumapasok sa amin, directly nagbibigay. Alimbawa, yung tulong ng Amerika, USAID, direct po, hindi na pumapasok sa pera ng gobyerno, pero diretsa namimigay sila. E bakit hindi na rin po natin ipadiretsa, diretso rin yung mga, di ba, Saudi government, pero silang ibibigay. O hindi, through NGO, di ba, na tulad ng ginagawa ng USAID,
international NGO rin, na sila na rin direct na magbigay sa mga Muslim brothers natin financial assistance for the reconstruction of their houses, di ba? Eh, bakit doon? Pag doon sa kabila, pwede. Pag dito, hindi. Double standard, di ba? Matagal ko na po yan sinasabi nun, advocacy ko na yan, na sabi ko, kahit gaano po karami nating livelihood na program na binigay natin, pag wala tayong assistance na ibigay, unang reconstruction o construction of their houses, hindi po masaya yung mga IDPs kasi bahay, mahalaga po sa kanila yon. Tama, tama ka dyan, Asik. Ano? Susugan ko lang ha. Kasi noong mga panahon yon, kung yun ang problema nila, no, ha, edi, pwede nilang ipunin yung mga leaders doon sa Marawi, katulad ninyo, mag-organisa kayo ng NGO at sa inyo namin patutuloyin na hindi na dadaan sa gobyerno. Kung talagang... kung talagang gusto nila. Pero alam mo na, sa kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Correct. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama po. So, I just hope, Asik, na yung pera nila, yung donation in particular, intact pa. Kasi bakit ba binajitan lang kayo ng 1 billion samantalang may 50 billion na in dollars? $50 billion ano, na intact. Ah, 50 billion pesos na intact naman galing sa donasyon. Eh bakit 1 billion lang ang pinondo? Paki alam mo, siguro usisahin niyo 'yan, Asik. Kaya nga po, actually, yan po isa sa mga panawagan natin sa ating pamahalaan. Ang ating President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman po ay very very supportive po sa Marawi at sa Bangsa Moro government, na nakita po namin itong mga nakaraang buwan na yung kung ano po yung suggestion ng BARM leadership ng mga Moro leaders natin ay siyang kanyang ginawa. At ngayon po, for the first time, naging united ang Bangsa Moro government. No? Yung dating MILF, MNLF na hindi nagkakasundo, hindi sumasama sa gobyerno. Kaya nagkasundo na sila, sumama na sila sa gobyerno para pagsilbihan ng Bangsa Moro. Kaya wala na po dahilan para hindi namin makamit yung tunay na kaunlaran at kapayapaan. This is the right time ko na magkaisa yung mamamayang Muslim at ang mamamayang Pilipino na pagtulung-tulungan na makamtanan natin yung kapayapaan natin. Pagkakaisa, sir. Isa maikli na lang kayo, isa maikli na lang kayo. Maikli na ito eh. Asik, kayo po ba ay konektado sa BRMM? Hindi po. Ako po ngayon ay Assistant Secretary, Board Member po ng Cooperative Development Authority National. So meron lang po kami project extension office sa Marawi na tinulungan din po namin yung mga kooperatiba sa Marawi na naging biktima po ng Marawi. Nung nakaraan po, meron pong 103 cooperatives na naging biktima nitong siege na to, nasira rin po yung mga businesses nila, yung mga offices nila, livelihood nila na tinulungan po natin sa mula sa Cooperative Development Authority, DTI at ang Task Force Bangon Marawi po. Oh, okay. Oy, nakamute ka. Nakamute. Oh, isang suggestion na lang, Asik, ano ha? Ang ugat ng lahat ng problema natin sa bansa ay korupsyon. Ngayon, kung mahanapan ng paraan ng BRMM na matuldukan ng korupsyon diyan sa BRMM, abay, uunlad. Magkakaroon, mauunlad lang mga Muslim Pilipinos. Mga Pilipino na lang, huwag na natin sabihin Muslim, ano ha? Uunlad ang buhay nila. No ha? Ngayon, paano tutuldukan ng korupsyon diyan sa BRMM? Sir, tama po kayo na isang malaking problema, hindi lang sa BRM, kundi sa buong Pilipinas yung korupsyon. Dahil yung korupsyon, yan po yung sabi nga nila na sumisira sa ating pamahalaan, sa programa ng ating gobyerno. Pero sa BRM po, sa pamumuno ng ating bagong chief minister, na si Ahoud Ibrahim Murad po, ay yan po yung pangunahing isinusulong na kanyang gobyerno, ang ma-eliminate ang korupsyon, dahil alam nila na yan po ang sumira doon sa mga nakaraan din pong mga administration. Kaya po, meron silang tinatawag na moral governance. No? Bago ka po pumasok as official ng BRM, ay hindi lang po ka nanunumpa doon sa o taking mo eh.
Meron po sila sariling panunumpa na ginagamit ang Quran namin na ikaw ay talagang magsisilbi ng may integridad, no? So, umaasa po tayo na gagawin nila yon mula sa leadership nila hanggang sa baba. So, nandyan naman po yung system nila para pigilan ito. Ang kinakailangan lang po ngayon, sir, ay tulong-tulong na i-implement ng maayos. Nang sa ganon, ma-eradicate na rin po natin yung poverty. Tulad nga po na sinasabi ko, yung mga mamamayang Muslim, mga kababayan natin sa barn, wala na po silang iniintay na pagkakataon para magkaroon ng tunay na kapayapaan at pag-unlad. Ito na po ito. Ito na po dahil mayroon isang revolutionary group na 40 years na nagsakripisyo para sa ikabubuti ng Bangsamoro na sila na ngayon ang mahahawak ng gobyerno. So nasa kamay na nila ngayon. Kung talagang gusto nila na yung mga mamamayang Muslim sa barb ay umunlad na. Pag hindi pa umunlad, sila mismo, sarili nila mismo ang sisi nila. Dahil sila na yung mga leaders eh. Dati, sumisigaw silang sila o kaya pumupuna lang na bakit ito, ganito, ganito, ganyan. Bakit corruption? Eh ngayon, sila na mismo may hawak. Kaya naniniwala po ako, sir, na dahil may sistema na para ito po ay magawa nila. Kung di man totally may ng corruption, at least mamin. Okay. Okay, Bene. Salamat, Slakay. Salamat sa ASIC. Salamat, ASIC. Ha? We'll see you. Thank you, thank you. Slakay, salamat sa pagkakataon at kita ulit tayo sa isang cooperative events. At yeah, thank you sa lahat ng sumuporta sa nakaraan pagsiselebrate ng kooperatiba. Yung October, isang cooperative month po yan. At sa buong Pilipinas, LGUs, mga cooperative, nagsama-sama po sa pag-celebrate, pagtulong sa ating mga kababayan. Thank you sa kanila po lahat. Thank you, Lakay. Thank you po, Sir Jordan. And thank you, Sir Dave. Nakadalaw na ba si Pangulo BBM sa Marawi? Hindi pa? Galing po sa Cotabato, sa Barb. Sa Marawi, wala pa as president. Okay. Pero nung senador siya, nung kasagsagan ng seeds, ay lagi po siya, nakapunta na po siya doon, nagbigay na ng tulong, nung hindi pa siya presidente. Okay. Thank you, ASIC. Good morning. Thank you. Have a good day. Salamat. Nagkasalamat. Salamat. Thank you. Si ASIC Penny Zimban ang ating guest. At ang next na guest natin ay si Ginong Arnaldo de la Torre ng Customs. Ha? Pag-usapan po natin ang mga mabalikbayan boxes, ha? Na inaantay ninyo. Ha? Inaantay ko ako na yung linya ni Ginong de la Torre. Arnaldo de la Torre, spokesperson ng Bureau of Customs. Yan. Okay na. Bueno. Sir Arnaldo de la Torre. Sir Arnaldo de la Torre ng Bureau of Customs. Magandang umaga. Welcome sa ating Broadcasters Forum. Salamat po. Yes, sir. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayon sa inyo po. Maganda, Sir Lakay. Magandang umaga po sa inyo. Trending ngayon itong balibayan boxes eh. Apo, apo. Balibayan boxes. Totoo ba na ginagawa nyo ng paraan na may deliver ng libre lahat ng mga natenga na balikbayan baso sa inyo, sir? Yes, sir. Opo, ginagawan po ng Bureau of Customs ang paraan upang yung mga balikbayan boxes po natin ngayon na natenga ay ma-release. Bakit kasi natenga itong mga balikbayan baso sa ito, Sir Arnold Lunere? Yes, sir. Matatandaan po natin na ang Bureau of Customs ay nag-conduct po ng public bidding para po dun sa 16 na balikbayan boxes na nandun sa Balagtas, Bulacan ngayon. Uh-oh. Ang sitwasyon po natin ngayon ay kasalukuyan po itong iniimbentaryo ng Bureau of Customs at dun sa estimated number of balikbayan boxes, mga 4,000 mahigit po to. Ito po ngayon ay ina-account ng Customs po para po malaman yung actual na bilang kung ilan pa po yung balikbayan boxes na nandun.
Kaya po ang gagawin po natin ngayon is once na makuha po yung inventaryo, tayo po ngayon ay magre-release ng balikbayan boxes at tayo po yung tatawag sa kanila upang yung balikbayan boxes na natenga doon ay may deliver or kung may option po ang ating mga kababayan na pick upin to, ito po ay pipick upin. Is this the first time na may natenga yung mga balikbayan boxes? Yes sir, opo. Ha? Yung first time po na ang Bureau of Customs ay manguna at namasiguro na yung balikbayan boxes po ay makarating sa ating mga kababayan ng libre, walang cost para po sa mga bago po magpasko ay nasa kanila na po yung balikbayan boxes na to. Oh, okay. Very good. Very good. Yes, sir. Mas importante eh, marating. Bago opo, magpasko. Opo. Ha? Opo, amin din pong ina-anunsyo na ang Bureau of Customs po ang magkocontact sa ating mga kababayan na mayroong mga natenggang balikbayan doon sa Balagtas, Bulacan at i-informahin po natin sila at tatanungin kung pipick upin po nila ito o i-deliver. Nagagawin tuwing twice a week yung pag-pick up po dito po sa Balagtas, Bulacan. Kung excited na pong makuha ng ating mga kababayan ang kanilang mga balikbayan boxes, sila po ay may option na pick upin to personal doon sa Balagtas, Bulacan. Subalit, hintayin po nila yung tawag ng Bureau of Customs para maayos po yung pagpila nila, maayos po yung pagkuha dahil na-locate na agad yung mga balikbayan boxes na for release ng mga araw na yon. Maliban sa Balagtas, Bulacan, meron pa bang problem areas, Sir Arnold? Sa ngayon po, ang nakikita na lang natin yung pag-monitor doon sa mga naunang balikbayan boxes na subject for delivery na ng naunang 10 container vans ng dalawang consolidators na nagpabaya. Ito po yung CMG at saka po yung Island Cabayan Express. Yung pong 10 container vans na yun po ay masasabi natin na almost lampas na ng kalahati po yung na-deliver. Doon po sa CMG, 1,480 mahigit po yun, 1,450 po na deliver na. At doon naman po sa Island Cabayan Express, ongoing po ngayon yung pag-deliver out of 800 plus na na balikbayan boxes. Yung 329 po na pickup na to. So mahigit less than 800 na lang po yung for delivery, for okay. Dispatch. Yes, sir. Sir Arnold, baka may itatanong si Kit Lagare. Pare Kit. May tatanong ka, customs? Yes, good morning, Mr. Spokesperson ng customs. Ano po? Pardon. Yes, sir. Long time no see, sir. Yeah, oo nga, ano ha? Anyways, alam mo naman na aking favorite subject ay corruption. No, ha? So medyo pasensya ka na sa kahindik-hindik na tanong. Hindi, sir. Ano pa balita? Bureau of Customs, sir, ay laging welcome pagdating sa katanungan ng corruption, sir. Yeah. Okay. So napabalita noon, galing sa COA yata report yun, ano, na tinatayang 700 billion ang 700 billion nga ba? O tama, ano, ang nakukurakot dyan sa Bureau of Customs. So ang tanong ko, ano, bumaba na ba o tumaas pa lalo? Yes, sir. Maraming salamat po sa tanong niyo, sir. Ang Bureau of Customs po ng ang mag-assume po ang ating pasalukuyang commissioner Yogi Filemon Ruiz sa pagpili sa kanya bilang leader ng aming bureau ng ating presidente. Meron po mga pinagpatuloy na reforma na pinapatupad ngayon. At para po mas mapatunayan natin na ang Bureau of Customs ay tumatalima sa direktiba ng ating presidente, ang isa sa measure natin po is ang Bureau of Customs po ba ay nakukuha yung target? Ang Bureau of Customs po ba ay hindi nag-exceed yung target collection performance nito? Nami-measure po kami sa performance namin kapag ang nakukulektang buwis ay hindi namin nakukuha. Sa loob po ng 10 buwan, simula January hanggang nitong Oktobre, ang target po ng Bureau of Customs sa buong taon is 721 billion. And sa Oktobre,
nakuha po natin yung collection performance na 714 billion. Ang ibig lang sabihin nito, sir, meron pa tayong almost 2 months, less than 2 months na gagawin para makuha yung collection target na 721 billion. Makikita po natin sa performance ng lahat ng ports, tayo po ay tumatalima doon sa direktiba ng ating Pangulo na i-address din yung issue ng corruption. Kung ang Bureau of Customs po sa kasalukuyan ay consistent na nakukuha yung collection target, yun po yung isa sa mga measure na malalaman natin kung talamak pa rin yung corruption sa Bureau of Customs. Aside from the fact po na marami na po tayong mga kasamahan na panagot nang dahil sa pagbabaya or nang dahil sa kung saan ay hindi nagawa yung kanilang tungkulin bilang kawani ng gobyerno. And dahil po dyan, marami na po tayong nasampang kaso at marami na rin po ngayon na ongoing investigation with regards po doon sa performance or related po doon sa non-performance ng ating mga kasamahan. Well, mukhang magandang balita yan, ano ha? At least nakikita tayo ng pag-asa. Pero yung performance target, malagay ko, eh, hindi yan, kumbaga, sureball na formula sapagkat nagpa-fluctuate. O ibig sabihin, hindi naman, kumbaga, isang straight line, ano ha? Ang pumapasok na kargamento dito sa atin. So, tingin ko lang ha. Yes sir, kaya nga po, if I may add sir, nakaligtas ko kong idagdag sir na for the last for the past several years po, consistent po ang Bureau of Customs sa panghuhuli. Yung border protection po natin dun sa pagdating dito sa ating mga pantalan at paripalan, yung mga anti-smuggling efforts ng Bureau of Customs. Kung atin pong matatandaan na maraming magagandang nangyari po sa Bureau of Customs, particular po doon to sa mga seizures activities ng mga illegal drugs, ng mga agricultural goods, pati po sa pag-revoke ng mga accreditation, at pagdating din po sa fuel marking. So sir, hindi lang sa collection effort, kasama na po doon yung anti-smuggling efforts. So, dahil po doon, kung papahintulutan niyo po ako, makapagbigay ako ng detalye, pag-usapan na lang po natin yung panahon na nandito ang ating commissioner, nagkaroon po tayo ng 131 seizures sa loob ng 100 araw, first 100 days ng ating commissioner, ng seized goods worth 4.600 billion. Sa agricultural products naman po, 23 seizures with 346 million worth ng seizure po. At pagdating naman po sa illegal na droga, meron po tayong 21 seizures worth na kung saan ito po yung nagkakahalaga ng 3.343 billion. At meron din po tayong mga na-revoke ng mga importers. 41 importers and 20 customs broker. At meron din po tayong sa fuel marking na nakolekta out of 4 million, almost 5 million liters po ng fuel were marked, equivalent po to sa 65.30 billion worth of taxes collected. Yes sir, and para naman po masabi natin na consistent po tayo sa pagpa-file sa ating mga kapwa ito sa mga airing brokers, importers, and stakeholders po. With regards po sa anti-corruption effort, nag-issue po ang ating commissioner ng Shoko's Orders 77 na dismiss na personnel 3, na personnel 8, na relieve na personnel 35, personnel na na-transfer o na-reshuffle 343, and ongoing pa po to sa ngayon. So, yun po sir, hindi lang po sa aspeto ng pangungulekta ng buwis, hindi lang po sa anti-smuggling efforts,
maging sa anti-corruption efforts, tumatalima po tayo doon sa direktiba ng ating presidente. At ito po ay kasama po sa 7-point reform agenda ng ating commissioner. No to illegal drugs, no to agricultural products, ag smuggling, at no to corruption po. Yan po yung tatlo sa pito na efforts na ginagawa ng Bureau of Customs para mas ma-improve po namin yung imahe na napaka-negatibo sa publiko. And makikita naman po ninyo na nagsusumika po kami na maayos, na magkaroon ng positibong impluensya yung ginagawa po ngayon ng Bureau of Customs. Lalo po ngayon sa panahon ng bagong presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama ba, Mr. Spokes, no, ha, sa inyong action plan ang monitoring ng mga kasong inyong mga isinasampa? Sinasampa? Apo, kasama po yun. Apo, kasama po yun, sir. Out of 128 plus, or if I'll get back to you, sir, doon sa eksaktong figure. Pero meron po tayong ilang daang kaso na po na naisampa sa DOJ. Bukod po doon sa cases na na-file na natin sa ating dito sa ating mga empleyado. Pagdating naman po sa paghahabol doon sa mga stakeholders, sa mga importers at sa mga brokers, meron po tayong action na ginagawa ngayon na klaro. Kasama po natin, particular po sa agricultural products, ayon po sa mungkahi ng Department of Agriculture, sasama po sila sa pagsasampa ng kaso. Dangan nga lamang po, dahil po sa implementing regulations ng 10845, ang Bureau of Customs po ang lead agency para sa pagpa-file ng kaso. Pero ngayon po, nire-recommend at minumungkahi po ng ating partner agency na Department of Agriculture na sumama po sila, mag-joint filing ng cases po para habulin, para mag-monitor, para sumama po sila sa pagsasampal ng kaso. Iyan po yung isa sa pinakamagandang nangyayari ngayon. Kaya hindi pwedeng bureau na lang yung magpa-follow up, bureau na lang yung ma-attend. Sasamahan po tayo ng ating mga partner na ahensya para mag-prosper o mag-develop yung kaso. Ayos yan, ayos yan. So isang kwan na lang, tatanungin lang kita kung bukas ka ba sa mungkahi, no, ha? Na yung mga, alam, yung mga college student, ano, especially yung mga third year, fourth year, yung mga graduating na, ay kunin ninyo dyan sa custom sa pamamagitan ng on-the-job training nila, OJT, na required din naman sila para gawin yung mga inspector. Sa dinami-dami niyan, kahit na ilang libong container pa ang pabubuksan nyo doon sa puerto, eh, kaya-kaya lang gawin. Eh. Bukas ka ba sa ganung panukala, Mr. Spokes? Again, sir, ang inyong abang lingkod ay isang spokesperson lang. Kung mayroon po mang ganito mga mungkahi, amin pong ini-encourage ang kung sino man, kung ano man po, o si ang mga institusyon po na ito ay nagmumungkahi sa ating literato. Open naman po ang Bureau of Customs sa mga ganitong mungkahi. Mabigyan lang po natin ng emphasis. Ang Bureau of Customs po ay implementing agency. Nakikita po natin na sensitive po rin ang mandato ng Bureau of Customs. Particular po sa pagbabantay at pagsisiguro sa ating mga pantalan at paliparan na walang makakalusot. Magandang suggestion po yun, sir, na sumama ang mga OJT na estudyante natin para tulungan ang Bureau of Customs. Po, kung meron man po silang sulat na pwedeng maipadala sa ating commissioner or sa dito po, sa particular po sa training division po namin, it's palagay ko naman po ito ay tatanggapin yung sulat na to at yung mungkahi na inyong binigay ay masusing pag-aaralan ng Bureau of Customs kung ito po ay papayagan o hindi. Magkaganon man, akin pong muling sinasuggest na ipadala po yung kanilang kaukulang mungkahi sa ating opisina upang matugunan po natin ng formal at mabigyan po ng puwang kung ito po ay nararapat na gawin din natin. Well, ang aking hirit
sa pamagitan ninyo ay may parating ang ganitong mungkahi sa pamunuan ng Bureau of Customs. At mas maganda kung Bureau of Customs mismo ang mag-initiate to invite OJTs from different schools, lalo na yung mga law school. Ano, ha? Kasi siyempre, may kahit papano, alam nila yung batas, eh pwede na silang parang nahahasa na sila bago pa man gawaran ng kanilang diploma. Noon naman po kasi sir, eh, pinapayagan natin yung tinatawag na OJT, yung mga eskwelahan na nagnanais na magkaroon ng karanasan sa operasyon, sa nature ng trabaho ng Bureau of Customs. Kanya lang po, natandaan natin na nagkaroon ng pandemic, diniscourage po natin yung OJT sapagkat yung pong danger o yung exposure natin. Frontliner kasi po ang Bureau of Customs. Nakaharap, particular po sa akin, ako personally, naka-assign po ako sa NAIA at yung exposure po namin sa COVID-19 itong mga nakaraang taon ay napakataas. Kaya po na natigil po yung entertain po na magkaroon ng mga on the job training po. Kaya ngayon po, ngayong nagbubukas ng ating ekonomiya, ngayong muling sumisigla ang pag-open ng mga klase at sa trabaho, ganun din po. Akin pong ipararating sa ating literato na i-consider po or bigyang puwang ang information or suggestion na inyong nilahad. Wala ka. Nakamute ka na ako. Yan, nakamute. Mr. Spokesman, ayos na ayos yan sapagkat kung inyo napapansin na itong mga nakarang araw nananawagan sa mga journo itong si Migs Subire, no, ang Senate President, na pagandahin ang imahe ng bansa. Mm-hmm. Eh, hindi naman po pwedeng pagandahin nila kaya. Lalo namang magagawa sila kayo ng fake news para lang gumanda ang imahe. Pero the moment na i-anunsyo ito ng Bureau of Customs, no, lalo't isa yan sa tinuturong kumbaga matindi ang may korupsyon na matindi. Minukahin niya itong pag-iimbita ng mga mag-on-the-job training dyan sa Bureau of Customs bilang mga inspektor ng mga container. Tiyak, gaganda. Dyan mag-umbisa na gaganda ang imahe ng ating bansa. Sir, lamas po. Pagdating lang po sa ano, if I may allow, maybe allow to expound po yung aming activity ngayon. Ang Bureau of Customs po, nasasabi niyo, pag-inspection ng container. Ito po ay isang enforcement issue at saka pwedeng assessment matter din po. Ang ginagawa po ngayon ng Bureau of Customs, particular po sa container inspection po, ang naging mungkahi po is sumabay yung ibang government agencies ting po sa pag-inspect at pag-X-ray po. Sa katulad po ng Department of Agriculture and PDEA. Yeah. Ngayon po sila ay nakasampa or naka-onboard po sila sa activity na pag-inspect at saka pag-X-ray po ng mga produkto, particular po ng mga agricultural products. Kasama po sila ngayon, sinasama na po natin sila pagdating po sa pag-inspect at pag-X-ray. So yung suggestion nyo sir na kailangan kasi sir yung onboard na or kasamahan natin na mag-inspect ay mayroong accountability as a public employee or sa public servant. Kaya po tayo na employee eh dahil po dun sa clause na mayroong employer relationship. So yun po yun sir, na mayroong accountability po kami kapag nag-inspect, meron po kaming responsibilidad kapag kami ay nagpabaya. Okay. Okay, salamat sa spokes. Yeah. Yes sir, maraming salamat po. Hulihilig ang ating kasamang Dave Regan, no, ng Rappler at saka Talakayan sa Mindila. Para Dave. Oh, magandang umaga. Kay spokesman tayo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Nakakalungkot man na sabihin, ano, pero ang isa sa pinaka hindi maganda ang imahe sa mga kababayan natin, ang DOC.
Pero alam namin yung pagsisikap ng pamunuan yun na pagandahin nito. Ang tanong ko lang po eh, kasama ba sa pagsisikap nyo na mapaganda ito na maimbestigahan yung maraming empleyado na ang ginagawa ay magsamantala o mangrapot? Halimbawa po, yung tinatawag nilang lifestyle check ng mga empleyado, meron po ba kayong ginagawang regular na pag-iimbestiga sa mga? Yes, sir. Ang Bureau of Customs po ay nakapag-institute na ng mga programa, ng mga proyekto upang yung masiguro na ang ating mga kasamahan na empleyado ay nagko-comply po doon sa Republic Act 6713. Bukod po doon sa na-institutionalized na programa ng mga nakaraang administrasyon with regards po sa issue ng pag-address ng corruption, ang liderato po natin ngayon ay patuloy na tumutugon doon sa challenges ng issue ng corruption. At dahil po dito, yung pagpapaigting ng pagbabantay sa ating mga kapwa empleyado, kung sila po ay nagkamali, nagpabaya, ito po ngayon ay laging ini-evaluate, lagi po ngayong bine-verify ng ating, particular po ng ating commissioner. Hindi po tayo tumitigil kapag ang empleyado po ay nareklamo o merong subject ng complaint po. Mismong ang ating commissioner po ang personal na umaaksyon para magkaroon ng follow-up na pagbibuild up ng kaso kung talagang napatunayan po na nagkamali o nagpabaya yung aming kapwa kawani. Kahit po ano, kahit na po hindi siya subject ng complaint, ibig kong sabihin, ang i-check, yung lifestyle check, yung bang kanyang sweldo, tama sa tinatamasan niyang rangya ngayon sa buhay? Yes, sir. Ang Department of Finance po ay merong opisina na kung saan patuloy po ngayon na nagkakandak po ng lifestyle check. With the kahit yung complaint po ay galing po sa karaniwang empleyado, ito po ay ina-actionan ng ating Bureau of Customs. Mm-hmm. At ang kapag ito po ay ina-actionan na, ito po ay sinasampa dito po sa kino-coordinate sa RIPS o RIPS na tinatawag natin. Nandun pa rin po ngayon yung opisina na nag-check, nag-oversight po sa Bureau of Customs. Okay po. Isang hirit na lang, Lakay. Yun po bang mga nagkalat, siguro naman napupunta kayo sa Quiapo, sa Santa Cruz, sa Binondo, yung mga nagkalat na mga mumurahin at mga galing sa China na mga paninda. Ito po ba ay nagpapakita na talagang talamak pa rin ang smuggling dito sa ating bansa? Kasi pag nakita mo yung mga paninda sa sobrang mura, nakakapagtaka kung paano pa kumikita yung nag-import nito. Sa sobrang mura, nakakapagtaka talaga. So, ano to? Paano nakapasok sa bansa natin to? Kasi kung titingnan mo, lumalabas na para talagang ang smuggling, tuloy-tuloy pa rin. Yan po sir, na sitwasyon na yan ay patuloy na minomonitor at ina-actionan po ng ating Bureau of Customs. Matatandaan po natin na nitong mga nakaraang araw po, maraming inspection na ginawa sa pamamagitan po ng letters of authority. At marami po tayong mga pagkakataon na ito po ay nasa wata. Kaya po yung issue na yan sir, na kung sinasabi po na nakakapasok, yan po ay patuloy na binabantayan ng ating Bureau of Customs. Kaya nga po mapapansin natin yung mga seizure cases po natin pagdating po dun sa issuance ng LOA po. Ongoing po ngayon yan, sir. Okay, thank you. Sapagkat makikita po natin, sir, na ang ating bansang Pilipinas sa isang archipelago. Yung pagdating po sa Southern Philippines, particular po kung nakakita, napapansin naman po ninyo sa mga pahayagan na maraming pagkakataon po na nanguhuli tayo. At may mga nahuhuli po tayo ng mga peking commodities, pati sigarilyo, pati mga apparels, mga bags, na yan po ay ating nahuhuli po. And we encourage din po ang ating publiko na
meron po kasing mga pagkakataon na kaya po nakakapag-issue ng letters of authority ay dahil din po sa sumbong ng ating mga kababayan. So ngayon po ini-encourage po natin ang ating mga kababayan na magsumbong or pumunta ho sa Bureau of Customs para iparating yung kanilang mga reklamo or information para ma-subject po ng surveillance at pag ito po ay naging positive, ang Bureau of Customs po ang mag-ooperate kasama po ang mga law enforcement para implement po yung letters of authority. You okay? Thank you. Thank you, Dave. Maraming salamat po, sir. Sir Arnold, thank you for joining us. Last word, siguro, sa ating forum. Sir Arnold, salamat. Salamat, Lakay Rolly. Yeah, thank you. Alam, makasama kayo ngayon. Pasensya na ho. Naka-mobile po ako dahil papunta po tayo ngayon sa Baligtas, Bulacan, doon sa bodega ng Balikbayan Box. Ah, okay. Ingat. Ingat sa PM. Yes, sir. Maraming salamat po. Thank salamat, you po. Salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Ha? Salamat. Thank you. So, that ends our forum today. Good morning. Salamat na marami sa ating mga kasamahan sa Liga. At we expect to see again sa darating na Huwebes sa isang edisyon ng ating Broadcasters Forum. Salamat and Merry Christmas! Magiging maligaya ang ating Pasko. Ha? Hopefully. Thank you. Lunch na. Yeah. Time na. Thank you. Yeah. At WRB 103.9 News FM. Salamat po na marami. Good morning. Thank you. Happy lunch. Thank you.